Magandang umaga po sa lahat. Magsiluhod po tayo at atin pong dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyayang at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay,
Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ang ng buhay na walang hanggan ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng pangkaraniwang linggo. At ialay po natin sa misang ito ang lahat ng ating mga panalangin, ang panalangin na itala ngayon sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na sino ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga naapiktuhan sa Lindol, sa Turkiya, at ang mga Pilipino na naapiktuhan dahil sa lindol ng Turkiya at Syria. Mga kapatid,
sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, matapos na nagkaroon ng baha na siyang naglinis sa lupa at nagkaroon ng panibagong simula ang buhay, pamagitan ni Noe, ay natuyo na ang lupa at ang Diyos ay nangako na hindi na niya lipulin pa ang lahat ng mga may buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, pinagaling ng ating Panginoong Hesus ang isang bulag upang siya'y makakita na at magkaroon ng panibagong buhay. Laging binibigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon na siyang nagpanibago ng ating buhay. Pero sa mga sandali na hindi natin ito napahalagahan at dahil sa ating mga kahinaan at pagkukulang tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maaasahan. Sa kagandang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid na lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay." Hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig,
tag-init, ang araw at gabi, hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanya mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad. Ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipon ni Jesus sa mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-anim na linggo sa karniwang panahon.
At ngayon, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa pagpanumbalik na dati, una, ng mundo at pangalawa, ng paningin ng tao. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Genesis Kapitulo 8 at versikulo 6 hanggang 22. Matapos ng 40 na araw at mga ilang linggo pa ng paghihintay ni Noe, ay natuyo na rin ang lupa na kung saan nilipol ng Panginoong Diyos ang lahat ng tao, liban lang sa pamilya ni Noe. Dahil sa kanilang kasamaan. Pero nangako ang ating Panginoong Diyos sa versikulo 21 at sinasabi niya, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay. Itong pangako ng Diyos na hindi na niya lipulin pa ang may buhay, ang tao, at iba pang nasa nilikha niya, ay isang pangako upang maugnay uli ang Diyos sa kanyang mga nilikha. At sa ating Salmo 115, maghandong muli ng papuri at pasasalamat ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, verse 22 hanggang 26, dinala ng mga tao nung siya'y pumunta sa Bethsaida ang isang bulag at gusto nila na ipatong lang ng ating Panginoon ang kanyang kamay. Ngunit ginawa ng ating Panginoon, inakay niya ang bulag sa labas ng bayan. At doon sa salinan ay kanya pong ginawa ang isang ritual na unti-unting manumbalik ang paningin ng bulag. Nung unang yugto, nakakita ang bulag pero mistulang mga kahoy o mga punong kahoy ang mga nakikita niyang mga tao. Pero noong ipinatong muli ng Panginoon ang kanyang mga kamay, nanumbalik na buong-buo ang kanyang paningin at siya'y makakita na ng liwanag. At dahil dito, pinauwi siya ng Panginoon, ngunit huwag siyang dadaan sa bayan upang kanya pong maisabuhay ang buhay na nanumbalik na ang kanyang paningin. Natupad na ang pangako ng Panginoong Diyos mga ni Propeta Isaya, Kapitulo 61, versi 1 at sumusunod, na makakita ang mga bulag at ito'y paghatid ng mabuting balita na mula sa Panginoon. Ang atin pong makikita dito sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon, Kapitulo 8, versi 25, ay ang salitang apikatisti. Apikatisti, panumbalik. Pero ang tingnan natin, naghilom. Kasi pag naghilom sana, tirapyunin. Pero apikatisti, nanumbalik. Ito yung panumbalik sa lahat ng mga nasira. Sa salitang Hebreo, sa lumang Hebreo, rapa. Rapa, ibig sabihin, nanumbalik o dili kaya naghilom. Sa ating buhay, hindi po natin gaanong na pahalagahan ang kabutihang loob ng Diyos. Kung minsan ang akala natin ang ating ginagawa ay ayon sa kanyang kalooban o dili kaya kung anumang mga
kabutihan na nasa atin, ang akala natin ay natural lang at ito'y dumating sa atin at hindi natin naugnay sa presensya ng Diyos na siyang pinagmulan nito, hindi po natin napahalagahan ang Rapha, ang tunay na paghilom, ang tunay na biyaya na ipanumbalik ng Diyos ang lahat. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, nanumbalik na ang lupa, pero pinarusahan ng ating Panginoon sapagkat sobra na po ang pagtingin ng tao sa kanyang sarili. At dahil siya ay nasintro na sa kanyang sarili, siya ay nasintro na sa kanyang pamaraan, siya ay nasintro na sa kanyang pag-isip, hindi niya nakita na dapat ang lahat ay iugnay sa ating Panginoon Diyos sapagkat siya at siya lang ang pinagmulan ng buhay, siya lang pinagmulan ng kabutihan at siya lang ang siyang gumagawa na siyang magbigay sa atin ng kabutihan sa buhay. Kaya sa ating pagnilay-nilay, malaga po itong Rapha o Rapha Yahweh na ang Panginoong Diyos ay nagpanumbalik, naghilom sa lahat. Kuminsan, nabulag tayo sa ating mga sariling mga kinahumalingan sa buhay. Kuminsan, nabulag tayo sa ating mga ambisyon. Kuminsan, nabulag tayo sa ating kayamanan o dili kapangyarihan, dili kaya sa ating katanyagan at nakalimutan natin na ang Diyos na gumagalaw pa sa buhay ng tao na ang Diyos ay siyang dapat na pagbigyan ng lahat ng pasasalamat at papuri sa lahat ng na nangyayari at nibigay sa atin ay hindi po natin ito nagawa. Kaya kinakailangan natin una sa lahat ang pagpasalamat, ang pagbigay papuri sa Diyos na siya yung Diyos ng kabutihang loob. Pangalawa, na hindi po tayo maghinawa sa ating panalangin, pero huwag po tayong tumingin na ang lahat ng ating hinihingi ng Diyos ay kaagad maibigay sa atin. Ibibigay sa Diyos ang ating dinudulog, ang ating pinapanalangin, ang ating hinihingi sa kanyang panahon at sa kanyang paraan sapagkat alam po ng Diyos ano ang tunay nating kailangan at dapat ang ating hinihingi sa Kanya ay para sa ating kaligtasan. Pangatlo, na tayo ay magkaroon ng pagtingin na tinatawag na kung ano ang mabuti na nangyari sa kahit anumang pinagdaanan sa buhay. Sa kabila ng dilim, nariyan ang liwanag na ibibigay ng Diyos sa bukang liwayway. Sa kabila ng unos ng buhay, nariyan ang isang panibagong yugto na magsimula ng buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at pinagdaanan sa buhay natin, nariyan ang kamay ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat Siya ay may kabutihang loob at Siya ay laging nagmamahal sa atin. Mahalin natin ang Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso at atin pong itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan
naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng anak na si Kristo. Nilayang namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at pinibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aman yung kapanitunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Ikalugod mong likain ang sanlibutan na yung pinagbabago at inadarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa namang yalisisiawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan na nagbubunyi kami sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitin ang Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak na alay namin sa iyo. Ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga pati naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagabilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang announcements. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ayon mong laging manabik
sa napagsaluhan ng kalob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa. Kayo na ito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na nasa rin ng Quiapo. Kayo minaugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Ang Pong Jesus Nazareno ay magbuhos sa inyo ng maraming biyaya. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay Diyos ng kagalingan at paghilom. Hinihilom niya unti-unti ang ating mga nawasak na kaluluwa, ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip na napalayo sa Kanya upang manumbalik sa Kanya, upang ating matingnan muli at makita ang presensya ng Diyos sa mga mata ng ating panampalataya, sa mga puso natin na siyang ating madama tuwi na sa ating paglalakbay sa buhay upang ating makamtan ang kahulugan ng buhay. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itasbagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno. Inihigmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manilain katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng bendisyon nito, naway, maalala nila ang pangako ng sa binyag na ikaw ay naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming